So hello guys and welcome back to my channel. This is JL Official and tayo nagbabalik dito sa YouTube. And for today's video, pag-uusapan natin ngayon is yung tungkol din sa Rock Illuminated Gaming Mouse, kung saan marami nag-comment sa tagal ng hindi tayo nakapag-upload. So naipon na yung mga comment dun sa review na ginawa natin about dun sa mouse na yun. And ayan, kung makikita nyo sa screen ko, ayan. Ayan siya, no? So, andyan na rin yung software. And before tayo mag-proceed dyan, huwag nyo kakalimutan mag-like, share, subscribe, and hit the notification bell para lagi tayong updated sa mga susunod pa na videos na gagawin natin. So yun nga, pag-uusapan natin itong mga comments, no? Kasi maraming nag-comment 3 days ago, 2 months ago, 3 months ago, 1 year ago. Sobrang tagal na pala. So itong mouse na to is matagal na siya sa akin na 1 year and a half. Yeah. 1 year and a half na yung tagal niya sa akin. So hindi ko naman siya totally ginagamit for gaming. Hindi ko rin siya ginagamit for FPS games, bihira na. Dati, nung nag-start ako nga, yung unang-una ko siya ginamit. So, ginagamit ko sa mga tulad ng Valorant, League of Legends, and so, ngayon, nasagutin ko lang yung mga tanong sa comment sa abot ng aking makakaya. Ah, sa abot ng aking makakaya. So, susubukan kong sagutin yung mga tanong nyo. And, papakita ko na lang din kung gumagana ba talaga yung software, kasi may mga nabasa ako sa mga previous comments na kung gumagana ba daw, kung fake ba daw yung set yung software. Actually, unang-una, may nalaman ako na sa description kasi ng mouse na to is nakalagay doon sa falling rate mo, especially sa falling rate mo, na 125 up to 1000 Hz. So, nalaman ko na fake advertisement pala yun. Sabi nila. Which is parang tama, kasi wala naman siya din sa software. Hindi mo siya makikita sa software directly. No? Pero, actually, maganda naman siya yung mouse. Yung body niya, okay naman, solid. May 6 buttons which is functioning. Ayan, kung makikita nyo dito, ayan. So, ito siya. Ayan, ito yung body, ayan. Nag-function naman lahat. No? Meron sa gilid. So, ito yung software. Ito yung software, guys. Okay. So, ayan yung software. May advanced setup at may LED setup. Basic setup, advanced setup, and LED setup. Configuration 1, Configuration 2, Configuration 3, Media, Games. Pwede ka mag-export and import ng configuration. For example, yung kaibigan mo, gusto niyang gayahin yung setup mo. So, pwede niyang i-import yung settings mo. Kung pareho kayo ng mouse, ha? So, unang tanong, meron ka po bang software para sa BVR? Di daw gumagana yung website nila, yung software for BVR dito sa LT. Sabi ni Mark Jeffrey Hippolito. Alright. So sabi ni Mark Jeffrey, kung meron ba daw tayong software. So yung software natin nasa Google Drive, nasa description, tignan nyo na lang guys. And to tell you honestly, itong software na gamit ko is hindi ko rin talaga nakuha sa mismong website. Kasi hindi nga gumagana talaga. Nakuha ko siya sa isang website lang din, mga blog sites na doon ko siya nakuha. Then sinave ko, of course. Naka Google Drive na siya and click nyo lang sa description natin. I hope na gumana sa inyo. And next question, bakit daw ganun? Hindi ma-detect na software yung mouse. Yun nga, kung ang ginamit mong software is yung from the website,
sabi to ni ano, Wild Trip Highlights. So nagwa-wild trip siguro siya. And hindi gumagana yung ano, mouse. Pero yung Wild Trip 'di ba sa cellphone. Pero anyway, hindi daw gumagana yung hindi daw ma-detect ng software. Usually software yung problem, guys. So hindi daw ma-detect ng mouse yung software. Ay, ng software yung mouse baliktad. So hindi daw neto ma-detect. So, ayan, itong software na pinapakita ko sa inyo ngayon. Itong software na to, ito yung in-install ko from the other website. So, itatry natin. So, number 6 is yung DPI loop, which is ito yun, DPI loop. Number 6, ito yun, itong button na to. So, ito yung button na to, itatry natin. Dapat, kapag pinindot natin itong button na to, lilipat to, automatic, kung gumagana ba talaga yung software na to. Okay. Pinindot ko siya, guys. Okay, lumipat. So, ibig sabihin, nagpa-function. Okay. Nagpa-function yung software sa mouse ko. Gamit yung software na in-install ko from the other sites. Hindi dun sa website mismo nila. Okay. So, dun pa lang malaman na natin na gumagana na yung software. So, yun. Hopefully, nasagot ko yung tanong na yun. Okay, ito pa. Tanong ni BN Lacerna. Sir, tanong ko lang po, napapalitan po ba yung polling rate nitong mouse na ito? Sabi ko nga kanina, 125 lang yung polling rate. Actually, hindi ko sure kung 125 lang ba talaga. Kasi, ang sinasabi dito is 125 to 50, 500, and 1,000 Hz. Pero, wala siyang settings dun sa mismong software. So, hindi ko masasagot yung tanong na yun. Kung meron man nakakaalam and meron mang na-configure ng calling rate nitong mouse na to, comment nyo na, guys. Okay, boss. May software link po ba kayo? Sabi ni Twisted OP. Alright. Okay, guys. Nasa baba lang yung description. Next. Nakapag-drag and click po ba yung mouse? Of course, nakapag-drag and click yan, guys. Okay, so itatry natin dito sa OBS natin kung nakapag-drag and click. Ayun. Okay, so ayan siya. Nagda-drag and click naman. I think lahat naman ng mouse nakapag-drag and click. May bayad ba yung software? Wala, guys. Download nyo lang sa description natin. Tanong ko lang po, paano i-set up yung macro niya sa SF2? Need po ba ng script yan? Hindi po. Hindi. Hindi siya need ng script. Kasi, di ko guess yung sinasabi ni Sir Robil Mangko. Pero actually kasi, yun nga, merong import and export to. So, pwede kayong makapag-import ng configuration for the settings ng mouse nyo. Pwede nyo rin i-export yung sarili nyo settings. Pwede bang iset yan sa static red lang? Sa LED setup, meron ganito. Okay. Static. Okay. Once na in-apply natin to, okay. Dito muna tayo sa configuration 1 lang to, guys. Ha? So, LED setup. Static apply. Okay, pwede. Ayan na siya, guys. Naka-fix na yan. Sabi, tanong to ni Chris Mark, kung pwede ba daw ilagay si static into red only. So, ayun, pwede naman. Pwede siya. Kasi, ayun, tulad niya. Nag-red na lang siya. So, after mo in-apply yung ito kasi static, tapos click mo lang i-apply, pindutin mo lang to. Once na pinindot mo to, actually, mali din tong software. Kasi, kung mapapansin mo, ang nandito sa software is yellow-green, green, but hindi to green. Then, yellow. Pero hindi to yellow. Kasi BVR to, guys. Blue, violet, and red. So, since itong software na to, is nakuha lang natin siya sa ibang website, maybe this software is, ano lang, ginaya lang, or clone. Hindi ako nagkakamali, ha? Pero ayan siya. Ayan. Pwede siyang i-static into red only.
kung yun yung tema ng ano mo setup. Ayan. So, ayan, merong advanced setup, pointer precision, working naman yan, yung pointer precision. Kung mapapansin nyo, ibababa ko siya into 1. So, kapag once apply na siya, ay wait, bumalik eh. Ayan. Apply ko lang siya. Ayan, sobrang bagal niya, guys. Ayan, kailangan ko pang ganun-ganunin. Bago siya pumunta dito sa bottom na to. Pero babalik natin siya. Ayan. Into, siguro, 6 lang. Pwede na yan. Okay, bumalik na. Ayan. So, another question. Hello sir, ba't ayaw po maayos ng fine tuner? Ang nakalagay po, plug-in. Kahit naka-plug-in naman po. Yun nga ang problema. Kapag ang software natin is from sa mismong official website, parang may problema dun sa software nila and I think hindi pa nasosolusyonan yun. Kasi itong tanong na to is from Cat Francisco. So binili ko itong mouse na to but still same yung problem nila 1 year ago. Eh ang comment na to is 2 months ago. So wala pa ding solution I think dun sa problem na yun na once you plug in tapos yung software na galing mismo dun sa website nila is hindi nag-work or hindi na-detect yung mouse mismo na rock LT. Kaya ang ginawa ko guys, naghanap ako talaga ng alternative setup, I mean ng alternative na software ng rock LT. So ayun yun, yung shinare ko sa description and I hope na gumana din sa inyo. And kahit papano, ma-customize niyo yung settings ng mouse niyo, no? At least hindi sayang. Kasi sa akin personally, okay na ako dito actually. So ayan, katulad niyan, nagbabago-bago yung settings ng ano, DPI. And pwede ko rin itong ibahin. Pwede kong ano yan. I-customize. Yan. So merong configuration 1. Pagdating sa configuration 2, naka-lock PC yan. Kung mapapansin nyo guys, no? Lock PC. So kapag pinindot ko to, makikita nyo. Tignan nyo guys ha. Pag pinindot ko tong number 6, magla-lock to yung PC ko. O diba, nag-lock. So ayun, ibig sabihin gumagana yung software natin. Okay. So yun lang guys, so kung may mga katanungan pa kayo na hindi pa talaga nasasagot and namamroblema pa rin kayo sa mouse nyo, comment nyo lang sa ano natin. And of course, thank you so much sa panonood guys and welcome back to me. Matagal-tagal tayo hindi nakapag-upload and I hope na masusundan pa tong videos na to. And thank you for watching this video, very quick lang. And don't forget to like, share, and subscribe and hit the notification bell para pa sa mga videos na susunod. I'm out.